Kamusta KANAGAWA? Ito na ang episode 99 ng season 2, Slam Dunk Fanmade, na pinamagatang Japan Bilig. Disclaimer lang KANAGAWA, ang inyong maririnig at makikita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po ito sa original na manga at anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa Slam Dunk. I hope na lumabas na ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na mag-subscribe at pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat. Tara, at atin ang simulan. Sa nakaraang episodes nga, kung saan nagtapos na nga ang first half, kaya nagpunta na sa kanya-kanyang bench ang magkabilang kuponan. Ano ba nangyayari? Ang layo na ng lamang nila sa atin. Hindi ko nagugustuhan ang pinapakita nyo sa laban. Damian, ikaw ang inaasahan namin na pwedeng makapagpabago sa laro. Pero sa nakikita ko, mukhang nahihirapan ka sa kanila. Hindi naman ganyan ang Damian na nakilala ko. Pasigaw na sabi nga ng coach ng KiRiKAMi. Pasensya na po coach, hirap kasi ako makalapit sa ilalim ng basket. Kahit pwersahin ko ang defender, di ko pa rin magawa na makalapit dahil may nag-aabang na sa gagawin kong pag-atake. Sagot nga ni Damian. Alam mo naman pala, kaya nga ang sabi ko kanina, sa labas kayo gumawa ng puntos. Huwag nyo nang ipilit pa sa ilalim. Doon tayo nagkaroon ng madaming error. Mochizuke at Nagao, suportahan nyo si Damian sa tulong ng screen nyo. Naiintindihan nyo ba? Wika nga muli ng coach nila. Opo coach, sagot ng dalawa. Sa second half, malaki chance na pagpahingahin nila ang mga starting player nila. Yun ang magandang opportunity para mahabol natin ang lamang nila. Ujikawa at Sota, fast play tayo. Pero hindi natin tatangkain na sa loob kukuha ng puntos. Sa labas lang tayo. Kailangan natin ng mabilisang pasahan. Okay? Wika nga muli ng coach ng KiRiKAMi High. Opo coach, naiintindihan po namin. Sa depensa naman, mag-3-2 na tayo. Damian, Ujikawa at Sota, kayong tatlo ang pipigil sa ibabaw. Kailangan natin mapigilan ang pag-atake nila sa ilalim. Mochizuke, yung number 10, lagi mong titingnan ang bawat kilos niya. Okay? Malaki chance na hindi siya ilabas. Muling paalala nga ng coach ng KiRiKAMi High. Opo coach, sagot muli ng mga player niya. Mapunta naman tayo sa panig ng KANAGAWA High. Ang ganda ng depensa at opensa nyo. Kitang kita ang magandang resulta sa laban. Talagang inilayo nyo ang score sa kanila. Sana magtuloy-tuloy na yan. Bati nga ni Aya ko. Maupo na kayo. Maki, Apagi, Rukawa at Sendo. Ilalabas ko muna kayong apat. Si Sakuragi lang ang iiwan ko para makasama ng apat sa loob ng court. Di ko pa naman siya nakikitaan ng pagkapagod. At saka ayoko maging kampante sa laban. Baka mamaya, bigla nila tayo atakihin ang atakihin. Miyagi, Kiota, Mitsui at Uzumi. Pasok kayong apat. Miyagi at Mitsui, kayo ang magbababa sa bola at magsesep ng play.
Kiota at Sakuragi, magkabilang gilid kayo. At ikaw, Uzumi, ang haharap sa mga magtatangkang umatake sa ilalim ng basket. Gawin nyo ang lahat ng makakaya nyo para manalo tayo dito sa laban. Okay? Wika nga ni Coach Tauka. Opo, Coach. Hindi namin kayo bibiguin. Tayo ang mag-uwi ng tagumpay. Sagot nga ng mga player niya. Tumunog na nga ang buzzer. Sabay pito nga ng referee. Hudyat, natapos na ang halftime break. Kaya naman, uumpisahan na ang second half. Ayan na, magsisimula na ulit ang laban. Tingin nyo, makakabawi na kaya ang KiRiKAMI High niyan? Malalaman natin yan, kaibigan. Pero tingnan nyo, puro bagong player ang pinasok ng KANAGAWA. At yung red hair lang ang iniwan niya. Oo nga, pagkakataon na to ng KiRiKAMI High para umatake ng umatake. Usap-usapan nga ng mga manonood. Tama nga ako. Gagamitin ng coach ng KANAGAWA ang mga bench player nila. Malaking opportunity ito para sa koponan ko. Ngising sabi nga ng coach ng KiRiKAMI High. Nag-jumble na nga si Uzumi at nagaw. At sa pagkakataong yun, natapik ni Uzumi ang bola. Tumalsik nga ito. At nakuha naman ito ni Miyagi. Sabay pasa nga niya kay Sakuragi. Pagkakuha nga ni Sakuragi sa bola, mabilis nga niya idinidribble ito. Unggoy, hagis mo sa ere, sigaw ni Kiota habang tumatakbo ito. Di na nga nagdalawang isip pa si Sakuragi at ibinalibag niya sa ere ang bola. Sabay talo naman nga ni Kiota at isang aliyop dang ang ginawa nito. Pumasok nga ang bola at puntos agad para sa koponan ng KANAGAWA. Ang score ay 47-33. Angat sa 14 ang lamang ng KANAGAWA. Nice pass, pre! Sa wakas, nakapagpasikat na si Kiota Nobunaga. Ngising sabi nga ni Kiota. Pasalamat ka sa henyo at magaling pumasa, sagot nga ni Sakuragi. Nagpakitang gilas agad yung may headband sa ulo ng KANAGAWA. Mukhang may tulog ang KiRiKAMI dito. Pansin nga ng mga manonood. Nasa panig na nga ng KiRiKAMI ang bola at hawak na nga ito ni Sota. Pwesto, pwesto kayo. Alam nyo na ang gagawin nyo, wika ni Sota sa mga kasama niya. Habang idinidribble nga nito ang bola, mahigpit naman ang nagiging bantay sa kanya ni Miyagi. Nang biglang nagkat si Ujikawa sa gitna. Kaya ipinasa dito ni Sota ang bola. Pagkakuha nga ni Ujikawa sa bola, siya namang angat sa ibabaw ni Damian. Ngayon na, ito na ang tamang pagkakataon. Bulong nga sa sarili ni Ujikawa. Sabay pa sa pababa ng bola, papunta sa pwesto ni Damian. Pagkakuha nga ni Damian sa bola, hahabulin na sana siya ng depensa ni Mitsui. Pero naharangan siya ni Mochizuki. Kaya nawala nang nagawa pa si Mitsui. At malayang nakatira sa 3 points si Damian. Pumasok ka. Kailangan namin ng puntos. Bulungan ni Damian sa sarili niya. At yun nga, suwak na suwak sa rim ang bola. Kaya naman, nakapuntos ang KiRiKAMI High. Ang score ay 47-36. Balik sa 11 ang lamang ng KANAGAWA.
Tama. Ganyan nga. Sundin nyo lang ang sinabi ko sa inyo. Mahinang sabi nga ng coach ng KiRiKAMi High. Sa 3 points nyo pala balak habulin ang lamang namin. Pwes, hindi mangyayari yun. Lalo na at nasa loob na ang Mr. MVP na si Hisashi Mitsui. Mahinang sabi nga ni Mitsui na seryoso ang muka. Nag-umpisa na nga ang second half at parehas na pumuntos ang magkabilang kupunan. Pero ano kaya ang binitawang salita ni Mitsui? Dito na ba siya mag-iinit? Yan ang aabangan natin sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Pantoman and sign out. Bye-bye!